Isang magandang-magandang gabi po sa Bayanan sa Bungero. Muli po nagbabalik ang inyong lingkod na si Mr. JRB, ang inyong Mr. Natural. Today is December 5, 2020. Our topic for today ay often tanungan ho tayo. So, pasensya na, medyo late ang streaming natin today. Supposed to be 7 to 8 tayo. Medyo na late lang ho tayo, kaya tayo ay na mag-8 to 9 ho tayo today. So mga kasama, magandang gabi po sa inyo. So nabitin ho ba kayo doon sa last Monday seminar natin regarding Dr. Blues? But naipangako ko sana, no, Tuesday and this coming Friday ko kompletuhin natin yung Dr. Blues. But suddenly yung ating partner na veterinary nutritionist, medyo inaantay ko ho yung mga feedback niya pa, no? Kasi humingi tayo ng magandang consultation pa para mas lalo natin mapag-ibayo yung maibibigay natin mga payo sa inyo regarding sa gamot ni Dr. Blues o ng Breco. Pero wag ho kayo mag-alala, this coming week ho, ilalabas na ho natin ang 8 different kinds of conditioning method using Dr. Blues, no? So, isa-isay natin. Si Brother Jan Alcasi Dimesa, magandang gabi sa iyo, brother. Freyas Renz, good evening po. Magandang gabi po sa inyo. Dylan Baisak, good evening po sa inyo. Mac, good evening and watching from Taiwan. Okay, naku, nakakarating na tayo ng Taiwan. Markaja Al Emards, magandang gabi po, sir. Okay, mga kasama, request lang po. Meron ho tayong link na nag-a-appear po sa inyong screen. Kung di pa ho kayo nakasubscribe at naka-like sa ating YouTube channel, hinihiling ho namin ang inyong munting suporta po dyan sa pamamagitan ng pag-subscribe nyo lang po. At lahat ho ng video natin, lahat tayo ay may update ho doon at pwede nyong i-review sa ating YouTube channel time to time. And then sa lahat ng viewer natin ho ngayon, nire-request ko ho sa inyo, baka pwedeng pakishare nyo po ang live natin ito, mas marami, much better ho tayo. At lahat po ng tanong ninyo ay sasagutin natin ngayong gabi sa loob ng isang oras na balitaktakan dito sa episode ni Mr. JRB, ang inyong Mr. Natural. Okay, Seldnich Refuerzo Eracho, magandang gabi sa'yo. Chris Pineda, magandang gabi sa'yo. So, wala ba tayong first question na magtatanong sa atin today, evening? So, sisimulan na natin, no? Sa Cyrus Vejarasco, magandang gabi, and then maganda gabi rin sa'yo, FK Kabaya. So, pasensya na po kayo, late na late tayo at hindi tayo madalas makapag-update ng video ngayon. At medyo na busy lang ho tayo, no? Isa pa, regarding doon sa binubuo natin conditioning method regarding Dr. Blues. Kasi yung ginagamit ko is one type of heavy and light method lang kay Dr. Blues. But nakita nyo naman nung last discussion natin, no? Napakarami niyang gamot. At lahat ng gamot na yon, may iba-ibang kombinasyon at pwede nyo gamitin from sa pinakamura hanggang sa pinakamahal na procedure. Pero inuulit ko po mga kabayan, no, mga kasama, mga kasabong katot at kamanok, hindi ko ini-endorso yan. Meron ho tayong basic na conditioning format na natakel natin sa YouTube din at dito sa ating page. Yun ang basic format po na pinakamasarap nyo pong sundan, no. So available lahat ng product na yan on market. At the same time, yung mga produkto na sinadjust ko huron is katumbas ho yun nung aking ginagamit na natural medication na formulated po namin. Okay? Rapido Franco, magandang gabi sa'yo. FK Kabaya, good evening. Ulitin natin, no? Batosay Backyard, magandang gabi. Kurt Steven, magandang gabi sa'yo. Watching from Riyadh. Jesse Fernandez, brother, magandang gabi sa'yo. Sana magandang epekto sa laban mo ng ating kargadong armas. So, aabangan ko ang update mo sa akin, brother. John Regencia, shout out po from Dolores, Quezon. Gandang gabi sa'yo. Alex Gimao, shout out Sir JRB, no, from Dubai. Si Sir Alex Gimao, shout out sa'yo dyan, sir, at sa mga taga Dubai. Batosay Backyard, okay, may first question na tayo. Sir, tanong lang po, okay lang po ba ang nagto-throwback na kulay na gawing broodstag? Okay. Sir, diretsahang sagot, walang paligoy-ligoy para sa akin, sir. Kung tanggap mo na nagbabato ng throwback yan, ay walang problema. Unang-una, uulitin ko po sa lahat. No such a pure, no? No such a pure bloodline but only pure strain. Kaya lahat ng bloodline po ay acceptable na magbato ng throwback yan. Because po, ang throwback ay yan po ay ang pagbabalik ng kanilang henerasyon o saan sila nagmula. Kaya ang throwback po ay okay lang.
Pero kung ang throwback nyo ay taon-taon, ay medyo hindi ho okay yon. Kung kayo ay nagpapalabas ng sinasabi nyo o kinikilala ninyong puro. Ang throwback po, once in a 10th year lumalabas or twice in a 10th year. Kaya meron tayong ratio na once into 5 year ang pagbato ng throwback. At yan throwback na yan, isa yan sa mga inaantay ng karamihang breeder. Eh, dahil yan minsan ay tinatawag na seed foul. Pero kung taon-taon o kada breed nyo ay may throwback kayo, mag-isip po kayo, sir. Medyo hindi po tama yon, no? So, yan po, direktahang sagot ko sa iyo, sir. Sherwin Bragado, good evening sa iyo, sir JRB. Magandang gabi rin sa iyo. Kabocha Gonzaga, sir, good evening. Namumuti ang inahin ko, walang ganang kumain. Ano magandang gamot, sir? May edad na ang inahin. Anong gamot po? Salamat, sir. Kung may edad na po ang inahin nyo, sir, actually, sir, paprangkahin ko ho kayo. Ang game foul, no? Ang game foul ay kayang umabot maximum of 20 years. So, kung ang edad ng manok nyo ay 5 to 6 years, yung iba nagagamit pa yan, but suddenly nga merong sablay na ho minsan dahil hindi na maganda ang produce. Dahil ang maximum lang na kung talagang sagsag ang gamit sa inahin sa pagbibreed, sa akin ho, maximize of 3 years, good quality pa po ang binabato ng mga yan. Pero more than that, ay meron hong bumababa na syempre ang quality ng ratio na nilalabas. Pero sabi mo, namumuti. Maraming klase ho, sir, ang sakit na namumuti pagdating sa manok, no? Hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin ng namumuti. Isa-isay na lang natin, sir. Number one sa outer problem ay buni. No? Namumuti ang muka dahil sa buni. Ano bang pinakamagandang solusyon dyan? Ang solusyon lang ho natin dyan na pinakamaganda ay magbabad ka ng 5 pirasong dinikdik na bawang doon sa isang 100 ml na virgin coconut oil. Samahan mo ng dinikdik na globe ng tawag dito yung lemongrass o tanglad sa Tagalog. Kahit mga 3 piraso, dikdikan mo at ibabad mo rin ho doon. So after ng 5 days mong naibabad sila sa virgin coconut oil, yun ang ipahid nyo umaga at hapon. Pero syempre, bago nyo ipahid, linisan nyo muna. Sipilyuhan nyo yung mukha na may buni, sabunin ninyo ng maigi, then punasan ng tuyo. Pag natuyo na, pahiran nyo po ng langis na yan na may babad ng garlic and then lemongrass, no? Then umagat hapon, 4-5 days so, magpipilho ang balat ng, magbabalato ang mukha ng manok natin at kasama na ang buni dyan. So, walang hapde at walang sakit. Isa pa hong sakit ng namumutla natin na mga alaga, it's either anemic. Kaya ho tayo may maintenance na tinatawag na B complex o yung B12 plus liver, no? Liver iron, no? So isa 'yon yung with iron content, baka naman ho ang pagkaputla niya because of anemic. Isang malala pa hong dahilan ng pamumutla ay infested po 'yan ng internal parasite like bulate. Ngayon po, iisa-isahin na natin, no? Isa pa ho, kung talagang-talagang maputla siya, it's may other pa na infection, no? Sa kanyang katawan na due of bacteria. Maaring internal bacteria po yan, such as salmonellosis, coccidiosis, and malaria. Isa po yan sa mga sakit na nakakaputla ng ating mga manok. Kung alin man doon, Sir Kabocha Gonzaga, sa mga nabanggit ko, ang maaari doon, observe nyo po na maigi, at nandyan po ang kasagutan sa mga binanggit kong yan. So sana nasagot kita dyan, Sir Kabocha Gonzaga. Jomar Franco, gandang gabi, sir. Roman Sales, good evening. Ano yan? Bayang sa Bungero, no? From Roman Sales. Kabocha Gonzaga, mukha ng inahin ko, sir, parang walang dugo. Yes, yan na po, sir. Nandun na po ang maaring kasagutan ninyo po. So kapag mga ganyan, susolusyon na natin ang pinakamabisang solusyon dyan. Unang-una, syempre, magdilus ka, sir. Magdilose, magdiworm, and then magpaligo. So, after na alam mo nang wala ng internal parasite, saka mo sila sundan ng B-complex. Kung natapos mo yung deworming, mag-B-complex ka magbigay, at bigyan nyo, sir, ng magandang feeding formula. So, para na sa ganun, lahat ng nabanggit ko kanina ay masolusyonan natin, no? Okay, Bernard Pangilinan, good evening, sir. Marvel Calliora Macabing Quill Jr., magandang gabi. JBL Game Farm, gandang gabi sa iyo, Boss JRB. Emalse Jones, magandang gabi. Baliktad lang yung spelling niya. Rapido Ferranco Jr. Okay.
Sir, good PM. Tanong lang po, may gumagamit po ba ng tari dito sa atin na 12 o'clock setting? Kasi kalimitan 12:30, 1 o'clock ang tumbada. Pwede ba dito sa atin ng 12 o'clock? May sumusubok po ba nito? Marami po, sir. Actually, sir, rapido, no? Marami ho sa atin na talagang gumagamit ng 12 o'clock settings, no? Kaya lang, hindi ho kasi siya tanyag ng gamitin. Pero way back, no? Way back on 90s and 80s, no? Ang talagang settings ng mga tari natin is alas 12, lalo na yung mga tinatawag na banana type. Halos naka-alas 12 yan. Medyo ngayon kasi, nasa modern ano na tayo, modern era, at syempre napag-aralan na talaga yung giya ng paa ng manok. Kung gagamit ho tayo ng gano'n, medyo malaki ho yung adjustment natin, no? Kaya ngayon, no, ang mga mananari ho natin ay talagang nagpapaset na ho ng yung medyo madali ng adjustment para hindi na ho ganong kalaki ang adjustment. Pero kung tatanungin nyo kung may gumagamit pa niyan, marami po, sir. Ibibigyan kita ng isang example, sir, no? Ang sulat blade, sir, ayan, ang asinta niyan ay diretso lang. Pero ang sulat ho kasi ay kinikiling ho yan dun sa kanyang pinaka-base garol. May gumagamit po niyan. Pero kapag yan isinalpak mo sa paa niya, nakalauna na ho yan. So, meron din talaga ako nakikita nagsiset ng alas 12 setup pa. So, madalas ho, nakikita ko yan, meron pa ho yan. Hindi ho nawawala yan sa isang sabungan na nagsiset ng ganyan. Jesse Fernandez, yes sir, update kita at maraming salamat. Walang anuman, brother, at hopefully, makuha mo ang tagumpay, brother, sa iyong laban. Leo Christopher Quintana, sir, okay lang po ba yung panglaban na itinira, ay itinitira yung oats sa patuka? Okay, dito tayo ano, no? Dito tayo tutukan natin 'to, bigyan natin kayo ng konting idea. Kasi medyo may wrongdoing tayo pagdating sa naghahalo tayo kaagad ng oats sa patuka. Number one, ang gawain ng oats sa manok is to magbigay siya ng fiber intake sa ating manok. Number one, ang fiber intake sa manok natin for the purpose 'yon, para pag-aanin, hindi ho nga ba, no? So, kapag yan po ang binibigay natin na patoka sa kanila, in terms of conditioning, napakababa ho ng CP content niyan. That is only 11 maximum CP content na nakukuha sa ating mga oats. E paano kung nire-ratio nyo pa? Yung inyong mga feeding formula, sigurado ko, baka mas mataas pa ang maintenance feeds pagdating sa CP computation. Ngayon, mga kasama, walang masamang gumamit ng oats. Walang masama. Pero kung pagdating sa conditioning ay gagamit ka pa ng oats, medyo para sa akin is not advisable. Kung gusto mo magpagaan ng manok mo, umpisahan mo na kaagad upon pre-con. Para pagdating po, na pagdating ng conditioning nila, may mini-maintain ka ng weight na maganda. At the same time, ang binibigay mong feed sa kanila ay hitik ho sa protina. Bakit kailangan hitik sa protina? Kasi po walang tigil po ang kanilang light to medium training pagdating ng conditioning na kailangan ng katawan nila to burn out. Okay? Kasi ho, kaya ho tayo nagsasaksak ng high protein ho sa kinukondisyon natin na mga alaga, dahil yan ay ginagamit din ho nila, no? For the purpose na i-exert nila yung kanilang effort, at dyan ho kumukuha sila ng kanilang consumption o gasolina nila sa everyday routine. And then bibigyan ho natin sila ng oats sa patoka, eh parang magiging nonsense yung ating ginagawang conditioning, no? Kaya nga ho tayo nagpapa-intake sa kanila ng high protein para meron silang gasolina na ikukonsumo. Kasi ho, ang ganito yan eh, ang logic ho dyan, pagagaanin mo na pagagaanin ang manok mo, no, sa pamamagitan ng pagpipiga ng kanilang dietary, no? Tapos hitik sila sa trabaho, sa gawain. Ikumpara natin sa tao, ikaw ay pakainin ko lang ng tinapay, no? Sa tanghalian mo, pakainin kita ng tinapay. Ang trabaho mo, construction. Ano po ang epekto sa iyo? Mamamayat, nanghihina. So that is not a good practice in conditioning. Kung ikaw ay may tinatarget na weight, on precon pa lang, targetin mo na. Pagdating ng conditioning system nila, huwag ka nang magpapababa ng CP content, kundi itaas mo pa nga. Dahil gasolina nila yan. And then, galing doon, pag-aralan mong i-maintain na yung kanilang weight. Sa paanong paraan? Siyempre, yung ibibigay mong protina sa kanila, alam mo kung paano konsumuhin sa isang araw dahil sa training nila. Kailangan nilang i-burn. Sa madaling sabi, kailangan nilang i-consumo, i-burn.
para nang sa ganon hindi nagbabago ang kanilang weight. Ikaw nga ay nagkukondisyon, ang taas nga ng protina mo, kulang ka naman sa activity. Dadagdag ko po dyan at may nagtanong na rin po dyan. Sir, may nagsabi po sa akin na hindi maganda po ang heavy workout sa conditioning. Bakit, sino ho ba nagbigay ng heavy workout? Yung aking programa na kinwestiyon mo na heavy workout, sir, ganito ang explanation nun. For the first 1 week to 2 weeks of conditioning, up to 2 weeks, kasi ang heavy workout ko lang from day 2, no? From day 2 to day 10, halos ang heavy workout ko. Bakit yung iba light workout na? Kasi ho yun po yung pagkakataon na i-relax nyo po yung muscle ng manok nyo. Kasi gaya ng lagi kong sinasabi sa video ko, lahat ng sobra ay masama. Kung ipagpapatuloy nyo ang routine ng heavy workout o table workout ninyo kung ano paman, hanggang sa dulo ng inyong conditioning, basura po ang magiging laro ng manok natin. Prangkahan po yan. At bakit basura? Dahil heavy workout po, ang mga birds natin, ang mga manok natin, tumitigas ang mga muscle, no? Kapag tumigas ang mga muscle, syempre, yan po ay magsho-short cutting. Ang heavy workout natin sa kanila, ang purpose ng heavy workout natin is pataasin ang level ng endurance natin, but not necessarily into the maximum level. Dahil po, ang purpose nun, maging aktibo lang po siya sa kanyang training at maibigay natin sa kanya yung footwork na kailangan natin sa oras ng laban. Yun po ang main objective dun. Marunong umilag, mabilis kumilos, malakas at matayog lumipad. But not necessarily bugbugin mo. Okay? Kasi titigas. Kaya po, sa day 12 pataas, makikita nyo is light workout yun. Sa light workout, hindi na ho kailangan ilagay pa sa conditioning system ang pagmamassage ng kanilang paa o kanilang mga kalamnan. That is a common deal na. Habang sila ay nasa keeping, hinihimas na po yan, inaalagaan, ini-stretch, at doon po nire-relax yung muscle nila. The more nang pinare-relax nyo, mas maganda po ang kalalabasan. Dahil ang purpose ho ng relaxation nila para yung kanilang natural na palo at extension nila ay hindi mawala. Gaya po ng mga nagpapatulong sa akin on the night of their conditioning. May tinulungan po tayo dyan, pinost natin. Tahimik akong tao po pero lumalapit sila sa akin. Ngayon lang ako nagpo-post ng achievement nila dahil natutuwa ako. Dahil parang ako na ang lumaban sa pit sa kanila. Sila po from day one of conditioning system, nakaalalay ako sa kanila, sinasabi ko kung ano ang dapat at hindi. On the day of pointing, pati ako ho napupuyat dahil pati ako nagpo-pointing sa message nila. Pero given na po yun, handa ho tayo magsakripisyo. At ang nakakatuwa, yung dalawang baguhan po, no? Kumuha ho kagad ng street wins on their eliminations. Yung isa naman po, hindi ko na ho ipinost at hindi ako nakapagpaalam kung pwede kong ipost. Actually, nagkaroon siya ng trouble sa conditioning niya on the last 4 days na ilalaban na yung manok niya. Pero ginabayan nating mahabol yung condition ng manok nila. At tupit sa araw ng laban, nagpo-pointing tayo, nagbigay tayo ng tip, nagbigay tayo ng formula, nagbigay tayo ng sikreto. Sa madalit sabi po, yung araw niyang laban, yung nasira niyang conditioning ng manok at nasira na condition ng manok nila, sa madalit sabi kahit papaano na ihabol kasi nai-entry at nai-pledge na nila. Naging standing nila, 2 wins and 2 loss, not a bad record. Yung 2 wins nila, very impressive winning pa ang nangyari. Halos walang sugat yung manok. Yung dalawang loss nila, it's a good loss. Kagaya nung third, yung second fight nila, nag-loss po yun, pero wow. Sasabihin kong lucky ang kalaban. Bakit to? Halos panalo na yung manok na straight sentro po sa susuhan. One shot, one kill, hindi ho nabunot, no? Naipit. So alam nyo naman ho, pag nasundot ka dyan, diretso pusoan yan. Walang matigas na manok dyan. So yung panghuli nila, basaan pa rin, heavy pa rin. Ang sabi niya nga sa akin, sir, nakakagulat yung formula tinuro mo sa akin. This is the first time na experience ko. Simple formula, but pang pitmaster ang tibay. Talaga hong basaan. Matira matibay. So, ganun ho tayo umalalay. Ngayon po, kung ako ang tatanungin nyo, give the boss the best. Kasi ang manok natin kapag kinukondisyon, siya ang boss. Yan po ang aking pananaw. Pag kinukondisyon ko ang manok ko, sila ang boss ko.
Binibigay ko sa kanila ang best effort ko. Sir, kung tinatanong mo ko kung okay lang na itinitira ng manok natin ang oats sa patuka, Sir Leo Christopher, ito ang sagot kong direktahan. Sa akin po, opo. Dahil alam ng manok na hindi niya kailangan yan dahil siya ay masyadong magaan na para sa kanya. Ngayon po, kung gusto mo talaga magpagaan, Sir, Jackie Oats ang gamitin mo on the pre-con stage. No? Huwag niyo pong daanin po dyan sa conditioning system habang kayo ay nagko-condition, nagbibigay kayo ng oats. That is not a good practice. To be honest with you yan, that is not a good practice. Sa totoo lang. Yung nagtanong rin sa akin pala kagabi sa messenger, no? Bakit namatay yung kanyang manok na sinisisi pa yung programa ko, na sabi ko maganda hong magpabuka ng katawan ng manok ang calf mana. Ang ratio ko po na sinabi malinaw, 3 to 5 seeds per feeding. Buto po ang bilangan dito, 3 hanggang 5 buto. Ang calf mana po, pagkain ng baka. Kaya nga tinawag na calf. At ang calf mana po ay saksakan ng alat. E ratio mo ba naman ba na 50% calf mana ay 50% pellet ka? Ay talagang bubula ang bibig ng manok mo dahil sa alat ng patoka na yan. Wala hong panglasa ang manok natin para umayaw sa patokang nakahatag sa kanya. Lalo't maaroma at mabango. Siksik ho sa asin ang pinakain nyo sa manok ninyo, eh para nyo ho siyang tinimplahan na ng buhay. Ang kailangan nyo na lang ho dun ay gayatin at ihawin ninyo. Malasa na ho yun at maalat na. Napakaalat ho ng calf mana. Hindi ko ho sinabing 50% ang ratio. Ang sabi ko po, 3 to 5 seeds per feeding ng calf mana. Okay, lilinawin ko po uli, ha. 3 to 5 seeds per feeding, not necessarily 50%. Diyos ko naman, napakaalat po ng calf mana. Okay? So next tayong question, Sir Leo Christopher Quintana, sana nasagot kita dyan. Magandang gabi sa iyo, Sir Ryan Lloyd Razonable. Jester Nino Alcueza, magandang gabi po sa inyo. Watching from Kalimtan, Indonesia, MB Sweet Lady 3. Norman Mantalaba, good evening Sir JRB, watching from Dubai. Dicio Siman, good evening po from Tagum City, Davao del Norte, Batusay Backyard. 6th generation na po na inahin na ginagamit, Sir, siguro to. Tsaka po nagtotrowback, salamat po uli info. 6 generations, wow, ang tagal na yan kung 6 generations. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Almost 3 years old, mahigit na. Medyo may edad na nga po. John Israel Sonyo, magandang gabi idol. Okay lang po ba na magpaligo 4 days before laban? Okay sir, honestly speaking, hindi ko kasi naging practice yan, no, na magpapaligo ako nang malapit na ang laban. Ang pagpapaligo ko po is day 1, no, at day 11. Ang pagpapaligo ko. Ay sorry, day 10 yata yun. Day 10. Day 1, day 10. No? Ikasampung araw follow up. So day 1 ko talagang yung 3D, saka yung day 11 ko 3D method po ako diyan. So nagpapaligo ako diyan, pero not necessarily on last 4 days. Importante po sa akin yung medication intake ko nila at yung kanilang tinatawag na keeping and carbo loading and pointing system, dahil po yun yung preservation ng kanilang reserve energy at kanilang carbo loading. Okay, saglit lang po, mga kasama. Jerry. Okay, pasensya na po. Yung anak ko pumasok ko kasi pinag-ingay pa yung aso. Pasensya na po. So, ganun po yun mga kasama, no? Yung carbo loading po. Kasi yung carbo loading at glucose intake, yun po ay ang purpose nun para yung ating manok ay magkaroon ng reserba. Kaya ho, nag-i-embankment tayo para magka-reserba sila. Okay? Yung reserba po na yun, yun po yung gagamitin nila on the day ng laban. Kasi po ang manok kapag nasusugatan ay nagkakaroon po sila ng extra effort dun sa internal organ para mag-produce ng energy o mag-produce ng panibagong strength nila dun uhugot. At saan humang gagaling yun? Dun sa kanilang reserve energy. Yung reserve energy na yun, nagmumula yun sa carbo loading and glucose intake. No? So lagi kong sinasabi yan, glucose intake and carb loading, proper. In the word glucose, matamis. Kasi yan ay automatic convertible kaagad nila yan into energy ang matamis. So, ngayon po mga kasama, bakit importanteng huwag magpaligo? Para sa akin po, parang tao ho yan eh. Kung ikaw ay galing sa sakit, bugbog ka sa gamot, inom ka ng inom, o kaya man energetika, no?
from the gym, halimbawa ikaw ay talagang nag-gym, no? So, syempre, tuwing umaga ikaw ay mag-i-intake ng iyong mga vitamins, yung mga inyong pang-carbo load, and then i-burnout mo sa gym workout. After mo makapagpahinga para ma-refresh ka, ma-refresh yung katawan mo, bumaba yung energetic mo, bumaba yung iyong supplement, no, na ininom para mahulasan ka ba o mapakalma ka. Ang only solution is bath, no? Maliligo ka. So after mo maligo, refresh ka. Anong kasunod po noon? Aantukin ka, matutulog ka, magpapahinga ka dahil bumaba na ang level ng gamot sa katawan mo. So nawala na yung target mo na ikaw ay bigyan ng lakas, gana para ikaw ay matapos mo yung workout na kailangan mo at ma-burnout mo yung mga gasolinang in-intake mo kagaya ng mga high carb mo na kinakain, kagaya ng mga ini-intake mo rin na high carb loading. Kaya parang condition din ng manok yang nag-gym. I-intake ka ng high carb protein intake and supplement para may gasolina kang i-burnout. Ang gamot na sinusupplement natin sa kanila para i-support yung kanilang katawan sa kanilang light or medium training or heavy training na gagawin while in conditioning. And then, paliliguan mo para mahulasan sila. Eh, yan po ay bababaho ka agad ang level ng kanilang number one, syempre yung aggressiveness nila, mawawala yan. Yung kanilang agility, mawawala yan. Alertness nila, mawawala yan. Kasi humahuhulasan. Yan po ang pananaw ko, kaya hindi ako nagpapaligo nang malapit na ang laban. 10 days before their fight, pwede pa ako magpaligo nun. Kaya nga gaya ko sa sinabi sa inyo, from day 1 and day 10 ako, kung magpaligo ng manok. Kung saan ko ginagawa yung 3D procedure ko. Ano ba yung 3D na yon? Deloose, deworm, declog. In the word deloose, pagpapaligo po yan. Okay? So sana nasagot kita dyan, Israel Sonyo. Arnold Laiko, hi idol, pa-shoutout naman. Okay, shoutout sa'yo, Arnold Laiko. Kabocha Gonzaga, salamat din po sa'yo. Norman Manta Laba, Sir JRB, paano po ba mag-maintain ng bloodline pagkatapos mag-lock ng linyada? Kailangan ba talaga mag-infuse? Sir, kung ikaw ay nakapag-lock na, no, yan na po yung i-maintain mo. Sarili mo na ho yan eh. Kasi ang paglalock ko, hindi ko sinasuggest na ibalik mo sila on their family tree, no? Kaya nga pag naglalock procedure tayo, laging gagawa tayo ng dalawang family. Bakit? Para sila ang pagbabanggaan mo to maintain. Not necessarily ho kasi na kailangan natin mag-infuse doon sa lock genetic produce natin. Kasi yung anak nila, pwede mo nang ibalik sa mga generations nila eh, na pinagdaanan. Na yun naman ay hindi na magbabalik pa ng bad traits. Kasi tinanggal na nga natin yung bad traits nila, na lumalabas sa kanila through lock genetic procedure. Yung pag-i-infuse naman po, ito yung pinaka-simplest way of breeding procedure na meron kang dalawang pamilya, no? Nang halimbawa, sweater class family, A and B family. So, sila nang sila lagi. Ngayon, mapapansin mo na bumababa na yung kanilang lapot ng dugo kasi nandiyan yung medyo iba na yung mata, bumababa na sila. The only solution na ginagawa doon is kumuha ka ng panibagong linyada para infuse mo sa kanila. So gaya nga ng tinuturo ko sa inyo, if you are maintaining a good bloodline like sweater, no? Kung merong country yung sweater, sila nang sila pinoproduce mo, on the next naman, refresh mo para mas mabilis. Kaya kailangan nga po na sinasabi ko sa inyo, if you have your baseline, alam mo kung ano po yung kumpulsaryo o yung bumubuo ng linyadang yan. Gaya na sabi ko, kung ikaw ay may sweater, may apat na bloodline ka na kaagad. Bakit po? Kasi po, kung may sweater ka, kailangan mo na magkaroon ka ng kahit na lalaki man lang o babae ng white hackle, yellow-legged hatch, and kelso. Yan po yung best suggestion ko para ma-maintain mo yung sweater. Okay? Kasi po, yung kelso to yellow-legged hatch to white hackle, yan po yung blood mixture ng sweater. Kung bumababa po yung pagka-banderahan o yung medyo naglalabas ng pagka-white hackle ng inyong sweater, most likely, ganun po yun eh. Saan ka pwedeng mag-infuse?
Yung anak ko nun, infuse nyo sa white tackle. Yung anak nun, balik nyo sa original. O balik nyo dun sa anak, kung saan man yon. So, aangat po yung level na yon. So, syempre, yung anak naman nila na yon, pwede mo naman ibalik dun sa generations ng sweater mo rin, or pwede mo naman infuse nyo ng yellow-legged Dutch. Kung ano yung nakikita nyong nawawala sa kanila, yun ang i-infuse nyo sa kanila. So, ano yung tawag mo sa bloodline na yon? Sweater pa rin. Bakit? Ano ba ang compulsory ng sweater? Saan ba nang galing ang sweater? From crossbreed of yellow-legged Dutch to Kelso and white hackle. Lumabas sweater. So, in-infuse mo lang, binuhay mo lang yung bumababang porsyento ng dugo sa kanila. Kung nakikita nyo, nawawala yung aggressiveness nila o kumukulang yung cutting ability nila and punching power, pasukan mo ng yellow-legged Dutch para bumalik. Napansin mo, nawala yung kanilang side-to-side movement saka yung pagiging wise player nila, pasukan mo ng Kelso. Napansin mong lumiliit sila, bumababa sila at nawawala yung tikas ng kanilang balahibo o nawawala yung streamer nila o nawawala yung parang touches of white nila sa feather, pasukan mo ng white hackle. That is a simple way to maintain the sweater. Then after nyan, balik mo sa original sweater mo. Di makakapag-produce ka na naman ng ganun na naman. So yun na yun, mga kasama. No? So, okay na yun, mga kasama, no? So, nasagot kita dyan. Sir, pwede po ba makapag-DIY ng pagkarga ng tari? Sir, babaklasin ko pa ngayon. Nasabi ko nga kay Sir Jesse yun, babaklasin ko. So, don't be worried, sir. Ate, aayusin natin yon. At then, dun nga pala sa may mga susuklian ako, no? Na mga kabayaran. On Tuesday po, good na po yung ating collection. At tayo po ay magbabalik tanaw at sukli na po dun sa ating mga dapat suklian. So, marami po kayo, hindi ko na ibabanggitin isa-isa, pero magme-message po ako sa inyo after this live. Jan Regencia, sir, pwede bang mag-DIY? Yun nga po, babaklas pa tayo. Raymart Arevalo, good evening po. Roman Sales, boss, tanong ko lang po kung anong gamot sa balik-balik na sipon at halak. Nako. Sir, ito yung lagi kong dinidiscuss po sa inyo. Kung ang sipon ay balik-balik at halak po, hindi na po ordinaryong sakit yan. Baka nauwi na po yan sa CRD. No? Nagbigay na po tayo ng level ng mga sakit na yan sa respiratory, no? Kailangan diyan yung sipo, anong pang pagkakasunod-sunod niyan, sipon, sunod diyan yung magkakaroon na ng mycoplasma, then kapag tumaas na diyan nagluluha, mas mataas na level yung nagluluha, yan na yung coryza o tama mycoplasma, and then pinakamataas niya yung CRD yung nagkakaroon na ng halak. No, kung pabalik-balik na yan, sir, ang manok ninyo kasi ay immune na sa sakit na yan. So, kung immune na ang sa sakit na yan ang inyong manok, may hirapan na ho tating gamutin yan. Ngayon po, hindi ho naman talaga napapatay ng isang gamot ang bakterya na yan kung hindi nakokontrol lang po. Once na na-stress ko si uli ang manok natin, babalik at babalik po yan. Kaya kung may ganyan na pong cases ang manok ninyo, tayo ay mag-uubos ng oras, panahon, gamot, I strongly suggest, sir, it's time to open yung hand nyo sa kanila, i-give up nyo na sila. Kasi talaga magsasayang po tayo ng panahon at effort. Kasi ikaw na nagsabi, balik-balik na po, sir. So kung balik-balik na po yan, sir, merong antibiotic, tolerance na po ang inyong manok, at kapag nai-stress lang po yan, babalik at babalik. So gagaling, babalik, gagaling, babalik, gagaling, babalik. Okay? Ganun lang po yan, sir. Okay? Raymart Arevalo, sir, ano po magandang gawin para mabilis tumaba yung stag? Nakabili po kasi ako ng 5 months old pumpkin na medyo payat. Sir, gaya ng sabi ko sa inyo, sir, kung kayo ay nagpapataba o nagpapalapad ng manok, the best way is to give them high protein intake foods, no? And at the same time, proper medication tayo, siyempre, sir. Unahin nyo muna, tanggalin nyo yung outside parasite through delusing, and then declogging, deworm, and then inject tayo, sir, ng B-complex plus iron and liver, no, liver extract, para mabilis o ganahan sila. At the same time, magbigay ho tayo ng high protein na mga feeds. So, mag-formulate tayo para sa kanya, para mabilis siyang bumuka. Ang pagpapagaan naman po, mabilis lang yan. Ang importante, magkaroon ng pundasyon ang ating mga alaga. So, yun po, Sir Raymart. Saan sagot kita dyan, sir? Gandang gabi sa iyo, Sir Roger Roche Patimo. Gandang gabi. Sir, how to compute CP? Kung mga mix ka ng maramihan na patoka. Sir, meron po akong video niyan, sir. Paki
search dito sa akin, how to compute crude protein, or sa YouTube channel ko, sir, JRB Game Farm, nandun na po, nakapost po yan, including the formula po, nandun na po. Munting Ligaya, good evening po sa inyo, sir, and keep safe din po sa inyo. Fel Dalmasio, good evening, Idol, JRB. Then, maraming salamat po, sir, and more power. Sir, may one-week conditioning din po. Actually, sir, binanggit ko na yan, yung one-week na yan, 5 days conditioning na yan, no, 14 days conditioning. Sir, wala hong pinag-iwan niya sa 21 days. Tatanggalin nyo lang, i-adapt nyo lang yung kailangan ninyo, no? Manggagaling kayo sa dulo pa atras. Kung ano po yung procedure doon, yun ang gagawin nyo. Pero, ang isang condition ho dyan, dapat ang hinahanda nyong manok dyan ay well preconditioned na mga manok na. Para kahit in the short period of time, sila ho ay kaya nilang i-develop yung sarili niya doon sa period of time na yon. At well-trained na mga manok natin. I-adapt na lang ho natin yon. Yun po yung basic technique po dyan. Nasabi ho natin yan ng mga nakaraang mga previous videos natin na nandito na rin po sa ating page. Pangpangdigma Pedro, happy evening Sir JRB. Andrian Magnetico, good evening from Cagayan de Oro. Magandang gabi Sir from Batangas City, si Dong Albert Habenyar Carmen. Magandang gabi po sa inyo from Cebu City. Jules Bishop, good evening sa iyo from San Pablo, and then from La Union, Joaquin Disico, no? Magandang gabi sa iyo. Ito, Jekamel Tanaw, ano po ang maganda gawin o gamot kung ang manok ay nilalaro ang inumin, tas parang may laway na siya? Okay, ito marami nagtatanong talaga na ito. Sir, bakit may mga manok na naglalaro ng tubig? No? Saka yung nagsasayang ng patoka. Sir, ang paglalaro ng tubig ng isang manok, sir, ay senyalis po yan ng kulang sila sa minerals. So may nabibili po tayo mga chelated minerals sa ating mga poultry supply, i-ask nyo lang po at magbigay po kayo ng chelated minerals. Ngayon sir, isang pinakamagandang pagkunan ng chelated minerals is charcoal, yung uling, dikdikin natin, haluan natin ng konting white sand, and then yung mga seashells, no? Yung mga shells na po, especially yung sa mga halaan, sunugin nyo lang ho yan, dikdikin nyo lang, o gusto nyo, dikdikin nyo lang ng kusa, magsaboy ho kayo sa paligid, makikita nyo tinutukan ng manok natin yan. Isa po yan sa siksik sa mga minerals. Pero meron tayong mga chelated minerals available sa poultry supply. So magtanong kayo kung ano yung mga chelated minerals na available nila at maghalo tayo sa kanilang patoka. Tandaan nyo po, ang paglalaro ng tubig ng isang manok na habitual na po, ibig sabihin po, yan ay signs ng kulang sila sa mineral intake. Okay? Sana sagot kita dyan, Sir Jekamil Danao. Aurora Gold, magandang gabi from Lapu-Lapu City, Cebu. Magandang gabi Sir JRB from Zamboanga. Liedo Ems, Bong Salevio, good evening Sir JRB from Jeddah, KSA. JJ, good evening Sir JRB from Davao City, watching from Tacloban City. Thank you Idol. From Dexel Tabuyan, Emal Sinoj, Sir magandang gabi, kapag po nakapisa na inahin, pwede po ba liguan at isa lang uli? Para sa akin sir, hindi ho siya kasi advisable eh, no? Kung nakapagpapisa na siya sir, hayaan nyo muna mag-recover yung katawan ng inahin. Kasi nakita nyo yung sakripisyo ng inahin. Kung popersign natin ng popersign, maawa naman ho tayo. That is not advisable. Ang inahin ho halos hindi ho bumababayan kapag naglilimlim. Napakalaki ho ng loss weight nyan, ang laki po ng nawawala sa kanila. Saka syempre bumababa po yung kanilang kalidad ng kanilang minerals, protina at mga supplements sa katawan. It's time to recover muna, sir. At least 15 to 30 days recovery bago mo isalang. Hindi ko ho kayang sabihin na okay po silang isalang after makapagpapisa. That is not a good practice, sir. Okay? Lauriano Dacquiado Jr., good evening po sa iyo. Darius Luyang, shout out from Bukidnon. Makmak, sir, as lang po, during sa conditioning ng manok ko, napansin ko sa ibang manok na kinukondisyon ay lumakas ang pag-inom ng tubig hanggat lalaroon niya ang tubig hanggang sa sumuko siya. Sir, yan nga po yung minsan ang problema natin. No? Kapag tayo ay nagkukondisyon, ang mindset natin kasi karamihan nagkukondisyon sa atin, ito, totoo to. Kung ano yung inendorso kasi ng karamihan ng magagaling na ito, maganda to, maganda yan, maganda doon, tayo naman, bili rito, bili doon, painom sa manok natin, painom doon, kasi maganda to, ito maganda to, gagawan pa natin ang programa yan. Pero minsan ba, inaral nyo sir, ang content ng gamot ninyo? Kung pare-parehas na ba? O tinatawag na, sinasabi natin na pare-pareho na ang effect? O yung redundant na?
napag-aralan nyo po ba bago nyo ibigay sa manok natin? Dahil kung same ang effect po niyan, ay nagkakaroon na ho tayo ng over-intake formula sa katawan ng manok natin na dahilan kaya bumababa ang level ng mineral sa kanila. Nagkakaroon sila ng tinatawag na minerals and supplement wastage. Kaya ganyan po. So, gaya ng sabi ko sa inyo, ang paglalaro ng tubig ng isang manok ay sinyalis po ng kakulangan ng minerals. Okay? Adrian S. Magnetico, Sir, ilang inch po ba ang dapat mayroon sa paa ng manok para matawag na high station and low station? Para sa akin, sir, wala ho sa pulgada eh. Pero usually, yung mga ganyan hong mga high station, kalimitan po talaga mga bias niyan, mga apat na pulgada, no? 3 3/4 to 4 inches, pero ang pagiging high station po rin, makaklassified sila sa pagtayo nila. So, kung maganda ang tayo ho nila, abante ang paa at talagang labas ang dibdib, dati sa mga high station po. Yung iba pong medyo yuko, no? Na medyo atrasado ang paa, mga mid to high, meron naman po talagang sayad tumayo, dati sa low station, o yuko ang tayo. Low station. Minsan hindi ho nakikita yan sa taas, sa tangkad, sa paa, sa tindig ho. Merong high station po kung tawagin, ang mga timbang lang, 1.8 to 1.9, pero high station. Bakit to? Lutang po ang tayo nila. Okay? Meron naman yung mga tinatawag na malalaki talaga na high station. So sa tayo po, nakikita po yan at hindi ho sa sukat ng paa. Meron minsan tinatawag na high station, 3 pulgada lang ang paa. Base ho kasi sa kategorya yan. May tinatawag kasi tayong middleweight, parang lightweight, parang boksingero, no? Sa timbang niyang 1.8 to 1.9, high station siya. Kasi tikas niyan tayo. Sa ibang mga kasama niya, mas matikas siya. Ikukumpara sa iba. So, ganun po yan, sir, ang pag-classified po niyan. Okay? Miyaj JYGR. Wow, idol, thank you po sa magandang info tungkol sa pagmamanok. Shoutout from Kanituan, Cagayan de Oro. Wala pong problema. Rayan Marge Vicena. Anong sakit na manok, sir, yung biglang pumayat siya pero malakas naman kumain? Paano siya patabain or ikal na lang? Okay. Sir, maraming sakit ang manok internally, no, na pwede nating pagdudahan sa biglang pag-impis sa pagpayat. Number one, sir, yung mga tinatawag nating na immune, no, sa sakit. Halimbawa, kung yan ay may malaria, na immune siya dyan, napagaling yan, na manifested na yung katawan niya, unti-untiin siyang papayatin yan. Ngayon, pwede rin salmonellosis. Pero most likely, sir, ang pagpayat ng isang manok at malakas kumain, no, may tama ang atay. Okay? Bakit ito tinamaan ang atay? It's either, iyan ay dumaan sa mabigat na conditioning na bugbog sa gamot na redundant ang paggamit. Yan po yung mga epekto na maaari na nasira ang kanyang part ng kanyang atay because doon sa gamot. Hindi nyo ba alam ang sumasala ng gamot na binibigay natin sa ating manok ay ang atay? Kaya sa pagkukondisyon, aralin yung maigi kung ang binibigay nyong gamot ay redundant na, no? Kasi mamaya binibigyan mo ng ganito. Halimbawa, kagaya nung nagtanong sa akin, sir, ang Monday ko nagtuturok ako ng Bilamil, no? Tapos nagbabaytamax ako ng Biyernes. Abay, bakit ganun? Tapos uulitin mo next week. Parehas lang ho yun na B complex, B supplement, B12 forte. So, yun yung mga sinasabi kong redundant. Meron dyan nagbibigay ng, sir, nagbibigay po ako ng Parmaton ngayong linggo na to. At sa Sabado, bibigyan ko po ng Centrum Silver. Abay, bakit uli? Question mark. Meron naman dyan, sir, Centrum Silver ako ng gantong araw. Magbibigay ako ng Voltplex sa gantong araw. Eh bakit? Eh same. Eh buti sana kung yan ay magbigay ka ng promotor, silver ka rito, okay lang. So yun yung sinasabi ko. Hindi porket nag-endorso na maganda to, sige ka lang ng sige. Aralin mo kung tama yung pagbibigay mo. Gaya na sinasabi ko, 4 to 5 combination of drugs o gamot o supplement sa kinukondisyon natin is enough. With different purposes. Number one, ang kailangan ho kasi natin sa manok is yung good oxygenation. Saan natin makukuha yon para maganda yung kanilang resistensya ng hangin, yung kanilang flow ng hangin sa blood flow, malinis na blood flow. Anong nakakatulong doon? B-complex supplement. Nandyan ang B12, nandyan yung B15. Pwede po yan. Next, kailangan magkaroon sila ng tinatawag na gasolina nga po, no? Vitamina. Complete vitamins para po doon sa kanilang training makapag-supplement. Ano naman ang kailangan doon?
nandiyan yung mga multivitamins, pwede diyan yung Promotor, pwede diyan Volplex, pwede diyan kung ano-ano, no? Pwede diyan Centrum Silver, pwedeng Parmaton. Okay? Ano pa yung gusto mo? Sir, gusto ko magkaroon ng tibay ang baga nila pang matagalan. Palakasin ang baga para mas maganda ang pinoproduce na oxygen sa dugo. Nandiyan yung marami. No, may Respigen, may QX, everything 'yan. Sir, eh gusto ko magkaroon sila ng strength na matagalan, lakas. O nandiyan yung glucose content, no? Maraming glucose content kagaya ng D-Close ng Dr. Blues. Nandiyan yung mga glucose, pure glucose, nandiyan yung B-Pollen. So ganun po yung purpose. Then i-revise mo lang po 'yon. Na kailangan ganito. Ganto siya dapat. Dapat in a week, meron kang purpose sa gamot. Alam nyo kung bakit? Pag in-intake ng manok ang isang gamot na yan, kung yan ay long-acting, 3 days po yan bago nako-convert ng isang manok into energy. Ang mga fast-acting po, yung mga liquid orally, na instant na intake, pero yung mga tableta, mga injectable, bago po yan ma-convert into useful thing ng isang manok, 3 days po. 3 days. Tapos gagawin mong redundant, putok na to, tapos meron na naman ito, puputok na naman. Bugbog po yung atay nila. So, meron nga ho dyan, araw-araw, iba-ibang gamot ang pinapainom. Diyos ko. Grabe po yung drugs na yon. After na mag-pass out yung drugs na yan, ang kasunod na ho nyan, titirahin na ho ang health ng manok nyo yan. Nandyan po yung siraang atay nyan, tutuyuin ang manok nyo, manalo nga yan. Unti-unti naman manunuyo ang manok ninyo. Very nonsense procedure. Pinaka-wise procedure, alamin nyo kung anong gusto nyo mangyari sa manok ninyo. Gawan nyo ng way, no? Nababilang nyo yung interval, yung pagputok. Kagaya ng B-complex, puputok yan ng gantong araw, gaganahan to kumain, maganda magbigay nito para sa baga. Kaya nakita nyo, pagtalon sa akin ng 3 days, meron na doon sa conditioning ko, meron para sa baga. Yung pangalawang days ko, merong multivitamins ako para pagdating ng gantong araw, may pang-suporta ako. Pagdating on the second week, nagsusuportahan na sila. Hindi ho nagiging redundant. Okay? Sana ho nakapulutan ninyo ng konting kaalaman yung aking mga tips na yan. Pa-shoutout sa Sir JRB at magandang gabi sa'yo from Blazing Red Gamefowl. Manny Calderon. Okay? Magandang salamat din po sa'yo. Axel Alcantara, paano ba yung Edlas na manok idol? Anong Edlas? Medyo sir yung mga kasabihan, no? So, yung mga tawag na ganyan, hindi ako familiar. Medyo pababawi natin sir kung ano yung ibig sabihin ng Edlas. Okay? Jonald Karaan, sir, paano mapabilis magbawas ng timbang ng manok, lalo sa istag? Meron kasing istag na ayaw talaga kumaskas sa kaskasan. Okay, sir, marami namang training procedure para magpagaan ng istag. Unang-una sir, gaya ng sinasabi ko kanina pa, no? Sir Jonald Karaan, makinig po kayo. Ito ay para sagot sa tanong ninyo. Ang istag po ay napaka-sensitibo ho pagdating sa conditioning. Kaya ho ang istag ay binibigyan po ng time, oras, at pagpaplano kung ikaw ay istag fighter. Gaya ko po, hilig ko istag. Dahil nandyan po ako masaya yung minomonitor sila. Pagdating ng 7 months ng manok namin at pagdating ng 8 months, no? 7 months, medyo binibigyan na namin sila ng katawan. Hanggang 8 months nila, binibigay na namin yung luho nila. High protein intake sila. Pagdating ng 8 months po nila, no? Pang 8 months nila to 9 months yan, yung isang buwan na yan. Yan ay nakababad na ho sila sa precon. Nandyan, iba na rin ang feeds nila. Dahil may katawan na sila, bumulta na sila. Diyan naman po, binibigyan na namin sila ng gaan. At sa gaan na yan, nandyan po yung training nila. Medyo, sabi ko nga sir, oras lang po, wag ibababad. Dahil po, mahirap po sa istag ang magkaroon ng super heavy workout dahil titigas ang mga kalamnan. Nandyan yung sa flying pen sila, routine mo lang, 2 hours, pwede ka magparunning running pen, 2 hours, scratch pen, kung ayaw, tapatan mo ng inahin yan, kung hindi yan kumayas. Minsan po may tamad na istag ho kasi dahil minsan may maling procedure ng pag-hardening. So, kaya nagkakaroon ng habitual hobby ang isang istag. Wala siyang paki. So, doon po pumapasok yung pagpapagaan natin sa precon. Once na nakuha na natin yung target mo para sa'yo, no? Maganda na yung kanyang timbang. Maganda sa istasyon niya. Gusto mo na yon na ma-maintain. Habang nagtitraining po yan at kahit nagkakarga ho kayo ng high crude protein intake sa kanila,
may pagkakataon po kayo na bumaba pa timbang yan because of massive training. Yung mga excess fats pa nila dyan, magbo-burn out. Kaya habang lumalapit ang laban nyo, sir, merong istag talagang maintain na ang timbang, no? Galing sa pre-con dahil talagang maaga silang nag-burn out. Merong istag naman na nagbo-burn out pa sila ng excess fats nila. Na minsan habang magugulat kayo, dumadating yung araw ng laban, gumagaan pa sila while on conditioning na kahit na heavy yung protein intake nila because nagbo-burn out pa sila. At dun sa last 5 days sa amin sa keeping, asahan niya po bibigat ng bahagya ang manok niyo. Kasi yun na po yung carb loading. High carb ang niloload natin para maipanumbalik sa kanila yung mga nasayang na wala sa training na mga stock nila na energy and power. At binibigyan pa natin sila ng glucose dapat dyan sa day of keeping nila for relaxation. At yon ay maging reserve energy. Kasi po kung hindi kumikilos ang manok, wala naman silang paggagamitan ng kanilang enerhiya. Kaya hindi ho nag-e-exert ang manok. Tandaan niyo po, walang sweat gland ang manok. Wala pong sweat gland. So wala rin po sila yung sumasabay lang po ang kanilang paglabas ng kanilang extra water, no, sa kanilang dumi. So kung walang sweat gland sila, walang pagkakataon na mailabas ng katawan nila yung ini-intake nila ng mga liquid terms na nako-convert into something. So yun po yung isang explanation kaya nakakapag-preserve sila. Ang manok ho, pag nasugatan po yan sa dugo ho nila, kapag kumilos po ang dugo nila at yan ay may preserve sila dyan, humuhugot din ng lakas ng lakas ng pangangatawan at oxygenation, naglalabas din ng extra oxygenation yung kanilang mga internal organ para mag-develop kaagad ng ano, mabilis pagsara ng dugo, pagsara ng sugat para hindi tumagas. Once kasi tumagas ang dugo ng ating manok sa laban, kaagad magkakaroon ng tinatawag na hemorrhagic shock. Nang dahilan po nang biglang nasyashock ang manok natin. Pero kung magandang conditioning natin at maganda yung pag-circulate ng dugo nila at maganda yung mga stock nila sa katawan na energy o source of energy, ay ano eh biglang naglalapat ng sara o mabilis mag-react yung kanilang dugo. Kapag mabilis mag-react yung kanilang dugo na para barahan nila yung butas na yan, it's a good way na mapapansin nyo maganda at matigas ang pagkakondisyon ng manok na yon. Kaya sabi ko nga ho, hindi sa mahal ng gamot yan. Hindi ho sa kung ano pa man yan. Sa tamang pagproseso po ng conditioning at pagbibigay ng gamot, timing, ang lahat ho ng susi ng conditioning. Kahit mumurahin ang gamot mo, kung alam mo siyang i-timing at alam mo ang purpose niya, napaka ganda po niyan para sa inyo. Dahil advantage niyan, alam niyo kung kailan siya ipuputok, kailan siya puputok, kailan siya magiging useful, at kailan mo siya dapat i-timing sa condition mo. So, yun po yun, sir. Okay? Dries Cotto, sir, ano po magandang way o patoka para sa pagpapagaan ng manok while conditioning? Gaya ng sinasabi ko, sir, kanina pa, hindi kita bibigyan dyan, sir, ng kasagutan dahil hindi ko ini-introduce na while on conditioning, ay dyan ka magpapagaan. Sa preconditioning ka, sir. So, balikan mo yung mga video ko, sir. Siguro naman nanonood po kayong hanggang ngayon. Eh, nabanggit ko na po yung proper way. So, sana po yan, sir, makapulutan ninyo na magandang technique para hindi ho naagad ang istag ninyo. Tandaan nyo po, ang istag na stress sa conditioning o hinahabulan ninyo, yan ay malaking kabawasan po sa kalidad ng inyong istag. Kaya ho, huwag kayo magtataka kung bakit hindi nyo ma-attain yung level ng performance ng istag ninyo on pit. Kasi ho, piniganin nyo siya while on conditioning na which is hindi po dapat. Kahit ano yan, istag o kak yan. Wrongdoing po ang pag-i-stress sa kanila ng training o pagpipiga sa kanila while on training sa conditioning. Dapat nga ho, i-boost nyo sila. Ang pinaka-the best way para magpagaan o makuha ninyo o maplanuhan ninyo, daanin nyo sa preconditioning. Okay? So, last two question po tayo mga kasama to hit 9 PM, and then kita-kita tayo at doon tayo uli on the next, no? Sa Tuesday naman ho tayo. Online seminar po yan. Dalawang araw na online seminar next week, Tuesday and Friday. So, ilalabas na natin yung Dr. Blue's method dyan. Bernard Pressure Agid, good evening sa iyo, sir. At late daw siya. Naku, walang problema po. You can replay this video. Sir, ask ko lang, anong gamot ang pwedeng ibigay sa manok sa araw ng laban? Sir, marami po. Sa araw ng laban, mang kailangan nyo yung ibigay sa kanila is more on glucose intake and yung tinatawag na pampakalma sa kanila. Yung tinatawag na, anong tawag ko rito?
sa binibigay ko, stress reliever. At yung pag-boost po ng kanilang performance o mental enhancer o performance enhancer. Hindi naman is such a drugs yung ibibigay niyong gamot, no? Maraming optional po dyan na natural product na kailangan para maging alerto at gising lang ang ating alaga sa oras ng laban. So, marami po yan, sir. Kaiser Genon Dador. Sir, good PM. Anong palatandaan na manok na off na siya at di na kailangan ilaban pag off na anong kailangan para maagapan? Sir, meron po ako niyan, sir, video sa YouTube. Pakihanap niyo po yung paano niyo malalaman na ang manok niyo ay nasa peak na, on air to off na siya at off na siya. At nandun rin po ang mga troubleshooting. Okay, salamat sa info. Mabuhay po kayo, Jekamel Danao. Okay, Joseph Kababa, sa 3 days before the fight, dapat ba nakakip na ang manok? Para sa akin, sir, ang manok ko, 5 days before the fight, sir, gusto ko sila, sir, ay nakakulong na lang sa isang tahimik na lugar para maging peaceful sila at nakakonsentrate na lang sila sa pagpapahinga. Unang-una, advantage po sa atin yung nakakapagpahinga na maganda ang manok natin. Kasi lahat ng kanilang reserve energy ay nandoon. At the same time, natatay yung putok ng gamot ng timing kahit papaano na hold natin kasi hindi ganun kabilis ang sirkulasyon ng dugo nila. So sana nasagot kita dyan, Sir Kababa. Okay, last question. Good evening, Idol from Ilagan City. Pa-shoutout, Diego Unde. Okay, shoutout uli kay Earl Jeden Oteda ng Abu Dhabi. Maraming salamat po sa iyo, Sir. Nelson Bagis, magandang gabi rin. Sir, gandang gabi po. Paano po ang tamang paggamit ng Seca? Sir, antayin niyo po next week at ilalabas natin ang proper method and technique ng Dr. Blues Prada. Michael Batario Calma, good evening po. Sir Baki, ito, last question. Sir, bakit may mga manok po na ang lakas kumain ng buhangin kahit puno na butsi ng patoka? Kulang po ba sa vitamins at minerals? Sir, sa tanong niyo po ay sinagot niyo na po. Kaya po sila kaukaw ng lupa dahil alam nila kung ano ang kulang ng katawan nila, especially minerals. So kapag ganyan po, talagang kulang po sila. Sir, ang solusyon po dyan is chelated minerals lamang para mas mapabilis po natigilan nila yung kanilang habitual doing na yan. So mga kasama, isang oras na naman tayong nagsama-sama ngayong gabi dito sa online tanungan. Yung mga hindi ko ho nasagot sa inyo, wag ho kayo mag-alala. Dahil ako po ay mahilig mag-backread po ng mga comment natin at sinasagot ko po through comment ang inyong mga tanong. Or hindi ko man kayo masagot, mga kasama, open po ang aking messenger dito sa itanong mo kay JRB. I-message niyo po tanong nyo at sumasagot po tayo. Subok na po ng marami yan. Now, within 24 hours, may sagot kayong marireceive sa amin. So magandang gabi sa inyo, mga kasama, at muli nagpapasalamat ako sa walang humpay na pagsuporta ninyo dito sa aking programa na itanong mo kay JRB. Pero kung kayo ay sumusuporta sa aking FB page, huwag nyo na rin pong kalimutang suportahan ang aking YouTube channel na JRB Game Farm. Isang subscribe and hit ang notification bell para updated kayo sa mga videos namin na ina-upload doon. Muli po, mga kasama, ako sa ngayon ay magpapaalam sa inyo. Magkita-kita ulit tayo next Tuesday dito sa Itanong Mo kay JRB. Muli po, ako po ang inyong lingkod, Mr. JRB, ang inyong Mr. Natural. Magandang gabi po sa inyong lahat.